Hello, chosen friends. Welcome to my channel. Today, we're going to make probiotics, fruit and vegetables smoothie. Okay, yung aking pinermint na milk kefir, harvest na natin ngayon after 3 days na galing sa rep. Try lang natin mabuti. Sobrang creamy niya na po. Pero tama lang po ang lasa nito, I'm sure. Dahil kabisado ko na po ito. And then, sa isang or sa dalawang glass, maglagay tayo ng tig-isang teaspoon na chia seeds. At yung ating harvest na milk kefir, lagyan po natin para mabasa po ang at maging sticky ang chia seeds na nakaka bara ng lalamunan pag kulang po sa fluid. Dahil po ito, grabe mag-absorb ng liquid itong chia seeds na to. Okay, haluin natin mabuti. Okay, next. Cucumber. Chop po natin. Pero before natin i-chop, tanggalin natin ang buto. Pwede pong depende sa inyo kung gusto nyo isama. Isama nyo po. Tatanggalin ko dahil yung buto niya parang pag blender mo parang andyan pa rin. Ayoko isama ang seeds. Saka hindi siya ganun kaganda itong pipino na to. Medyo matigas yung kanyang buto. Halata naman. Saka natin i-chop ng ganito. Diretso na po natin sa blender. Okay, next. Itong spinach or alugbati sa atin. Pwede pong optional po ito or pwede nyong palitan ng malunggay or celery o kung ano pang choice nyo na green vegetable. Pero bago yan, dapat po hugas mabuti ito at ang ating mga iba pang ingredients na gagamitin. Hugasan mabuti. Pagsamahin na po natin na i-blender yung cucumber saka itong alugbati. Hindi ko na po pinakita dito sa inyo na nilagyan ko po ito ng kaunting milk kefir para po siya mga durog mabuti. Kasi pag hindi po natin lalagyan ng tubig or kung anong liquid, mahirapan po ang blender na ma-blend mabuti itong vegetable. Masangsang pong amoy niya, no? Mas ang tapang po ng amoy ng sobrang tapang ng amoy ng nitong alugbati. Lasang damo. Saka natin ilagay dito sa glass. Sobrang yaman po sa vitamins and minerals itong ating ginagawa na smoothie. Kompleto po. Ako po pag ininom ko ito, hindi na ako kakain kasi yung chia seeds, para na rin po kayo kumain ng kanin. Sunod natin ang papaya. Ay, hindi pala papaya, sorry. Melon. Melon po ito. Kahapon ko po kasi ito in-slice. Nilagay ko sa rep. Kasi po, ang dami ng itong mga nagtitinda. Binibili ko sa kanila. Kahit mayroon pa akong fruits, bili na naman araw-araw. Minsan hindi ko na alam kung alin ang unahin ko.
Okay. And then, salin natin ulit sa baso. Kung hanggang ngayon, kung hindi nyo pa rin po alam kung anong probiotics, kung alam nyo ang Yakult, pero po, kung sa probiotics na contain or yung nandyan sa Milky Pure saka sa Yakult, mas healthy po itong Milky Pure. Ang Yakult po kasi, di po ba una-una ang tamis niya. Kaya, dati yun ang ininom ko nung bago lang wala pa ako nitong hindi ko pa alam gumawa ng mga probiotics na pagkain sa drinks. Yakult po ininom ko araw-araw. Pero napakatamis. Nag-isip na naman ako, nag-alala ako na baka ako'y magka-diabetes sa kainom ng Yakult. Sobrang tamis. Saka ang iba po, natitrigger ang kanilang acid reflux pag uminom ng Yakult. Dahil po nga doon sa kanyang flavor. So, nag-ano po ako, naghingi ako niyo ng grains. At nag-aral ako kung paano gumawa ng mga probiotics na inumin. Kaya ito po, ako yung nagbibigay kung sino may kailangan ng Milk Kefir grains, yung grains po. Basta mag-message lang kayo sa akin at nandito kayo nakatira sa Metro Manila. Bibigyan ko po kayo, padadalhan ko kayo. Pa-pick up nyo lang dito, libre lang po. Pero kung titingnan nyo po ito sa mga online shops, mahal po ang Milk Kefir grains. Hindi po po ito binibenta. Basta po ang babayaran nyo lang, kayo ang magpapabook ng yung mga delivery riders, pa-pick up nyo dito. Libre lang po. Okay, sunod natin itong, nag-loves po ako, kasi ang tapang ng kulay nitong beetroot. Pag organic po, pwede nang hindi nyo nabalatan. Diretso na lang chop, saka i-blender nyo. Since hindi po ito organic, kaya binalatan ko. Sa mga hindi alam ang lasa ng beetroot, parang kalasa siya ng kamote. Pero mas matapang ang lasa niya na lasang lupa. Kasi nakatikim na ako dati ng lupa eh. Tumalsik sa bibig ko. Ganun po, amoy lupa, lasang lupa, itong beetroot. Lalagyan din po natin ito ng konting milk, Milk Kefir, para ma-blend mabuti. Nag-iisip kayo kung ano ba talaga ang probiotics. Ilang beses ko na po na-mention na ito po ay live na microorganism na napakaganda po sa ating gut health. Sa may mga problema sa panunaw, may IBS, kung ano-ano pa, na laging may kabag, dighay ng dighay, maasim ang laway, yung parang laging may baral na lamunan, minsan parang sinusunog na yung lalamunan sa sobrang asid, ito po ang kailangan nyong intake. Kung gusto nyo, message nyo lang po ako dito sa ipopost ko na, na video na to sa YouTube or sa aking messenger. Bibigyan ko po kayo na libre na grains. Okay, isalin po natin ang beetroot na nag-blender dito sa glass. Kung bibili po kayo ng prepared na yung flavored na Milk Kefir, ang mahal po. Ang mahal po. Mayroon akong friend, although hindi ko siya kilala personally, nagkakilala lang kami sa group na may acid reflux. Dati gusto niya bumili sa akin, although bumili siya isang beses yung Milk Kefir, sabi ko, sis, para makatipid ka, bigyan na lang kita ng grains, ikaw na lang gumawa kasi ang dali lang naman, bibili ka ng milk. Tapos, ikaw na mag-ferment para makatipid ka. Although, ang ipaprice ko sa pinaprice ko sa kanya, same lang din ng price ng gatas. Ang problema, yung pagbayad sa mga, sa pagpapapick up, doon siya mamamahalan. So, in-advise ko, bigyan ko na lang nga ng ano. Saka, sabi ko, panoorin yung aking mga videos kung paano gumawa ng mga probiotics na drinks at mga pagkain. Okay, tanggalan lang po natin ang buto itong star apple or kaimito. Hindi po tayo gagamit ng sugar. Ito na po yung gagamitin ko na pangkatamis natural. Natural sweetener. Pwede rin po kung gusto nyo na mas matamis, gamit kayo na stevia. Wala po akong stevia dito eh. Pwede kayong makahanap ng stevia sa may mga nagtitinda ng mga halaman.
stevia or honey, pwede po yun. Ito pong mga prutas na to, kumbaga binigyan ko lang kayo ng idea kung paano ginagawa ko, kung paano ko dinidiin ang nilalabanan o paano ko nagpag-deal dito sa aking GERD or acid reflux. Ganito po ang ginagawa ko. Sairin lang natin ang star apple. Season din po ngayon ang star apple, kaya kung ano po yung season na, prutas at mga gulay, yung po ang gamitin natin. Kahit ano po, pwede nyo pagsamasamahin, gulay, prutas. Huwag po kayo maniwala na pag kumain kayo ng halo-halo na ganyan, na prutas o ng mga ganyan, sasakit ang tiyan nyo. Hindi po totoo. Matagal ko na pong ginagawa, hindi po nangyaring sumakit ang tiyan ko. Kahit po gabi, kumakain ako ng prutas, di naman sumasakit ang tiyan ko. Mas nakakatakot pa po yung mga junk foods na kainin nyo. Malamang talaga sasakit ang tiyan nyo. At yung mga pagkain ng mga tira-tira, kahit pa nakalagay yan sa ref, yun po ang napakadelikadong kainin. Okay, slice din po natin itong saging na lakatan. Kunti lang po ang gagamitin ko, pang garnish lang. Dahil hindi na po magkakrush sa aking glass. Kung hindi, siyempre kung hindi nyo naman po bibidyuhan, pwede nyo nang pagsamasamahin yan, sabay-sabay nyo nang i-blender. Kasi pag ang sumatotal po nito, ganun din ang lasa. Siyempre po, kinukuhan ako ng video at pang-content ko sa YouTube, kaya ganyan pong ginawa ko. Okay? Lagyan natin ng garnish na dahon ng alubati. Pwede pong celery. Or kung ano pang mga herbs, basil. Pwede po yun. Okay, sana po nagustuhan yung aking ginawa ngayong araw na to. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel at abangan nyo lagi ang aking mga upload na videos. Minsan po nag-ELS ako. Sana makadalaw din kayo sa aking live streaming para po ako magkaroon ng watch hours for monetization. Thank you so much, chosen friends. Sana po nasa mabuting kalagayan ngayon kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Happy weekend. Thank you for watching and God bless everyone.